Isang flight attendant ang hinalay umano at pinatay sa isang hotel sa lungsod ng Makati. Sa 11 itinuturing na suspect sa krimen, 3 na po ang arestado. At yan ay tinututukan ni Emil Sumangil. January 1 ng tanghali, natagpo ang walang malay sa bathtub ng inupakan niyang kwarto sa isang hotel sa Makati ang 23-anyos na flight attendant na si Christina Dacera. Isinugod siya sa pagamutan pero idineklara ring dead on arrival. Ang initial na findings ng sanhi ng pagkamatay ng biktima, ruptured aortic aneurysm o pagputok ng pangunahing ugat ng katawan. Pero ayon sa Makati Police, may mga indikasyon ng foul play. May mga nakita ring sugat sa katawan ng biktima. Secondary yan to whatever activities that I have done. Meron siyang mga pasa, meron siyang mga contusions sa both knees, no? And then meron siyang abrasions, parang hiwa ka ba ng matulis na could be a ball pen na parang may hiwa. Pero hindi siya hiwa. Abrasion, parang ginasgas na pagganon. Yeah. Pero isa lang yun ang mahaba. Merong definitely sexual contact. Sa General Santos City, nakabase ang pamilya ng biktima. Ayon kay Sharon, ina ni Christine, nagpaalam sa kanyang anak na magche-check-in sa isang hotel sa Makati para doon salubungin ang bagong taon kasama ang ilang kaibigan. Nag-video call pa raw si Christine kasama ang kanyang pamilya pasado alas 12 ng hating gabi noong January 1. Sino kasama mo na? Yeah, syempre, yung mga friends ko rin na flight attendant. Uh-huh. Sabi ko sino. So, yun, pinakita niya sa akin yung mga flight attendant. So, in short, since I really trust my daughter. So, asi ko, basta enjoy ka te ha. Enjoy lang na. So, yun. So, wala akong any presumption na something will happen to my daughter. Because, syempre, ang kasama niya, makasama niya rin flight attendant. 12 oras ang lumipas, nakatanggap na ng tawag ang pamilya ni Christine mula sa kaibigan niyang flight attendant na kasama niya rin sa hotel. Bakit ano ba nangyayari sa anak ko niya, namatay na? So, nung nagsabi siya na namatay na, sabi ko, nag-uusap pa kami kanina till 35 in the morning. In short, hindi ko alam po anong gawin ko because physically, I'm not with my daughter. 11 katao ang nakasama umano ni Christine sa hotel ng magganap ang krimen. Kilala na ito ng pulisya at nakatakdang kasuhan ng Makati Police ng rape with homicide. 3 ang naaresto na, 8 ang nananatiling at large. Sinubukan namin na kunan ng panig ang mga nadakip pero tumanggi ang kanilang abogado. Ba't kailangan gawin yun nila sa anak ko? I want to seek justice. Justice for my daughter, Aika. Na sana hindi din yung mangyari sa anak nila. Nirape, binaboy anak ko. Sana hindi mangyari yan sa kapatid niya, sa anak niya. Ayoko may mabiktima pa sila ulit. Kung ang pamilya ng biktima ang tatanungin, sinet up si Christine ng mga suspect. Hindi inaasahan ng biktima na sa gabing yon, yun ang mga makakasama niya. Let's just put it that way. Uh-huh. She was supposed to be with friends, and she was not supposed to be with strangers. She was with friends, and suddenly, dumami sila. Nag-invite sila ng friends of friends, something like that. No? And I think most, if not all, are gays also, or bi. And then they had a party starting mga 10 or 11:30. It continues until the following morning. And based doon sa nakita ng show ko natin, doon sa scene, meron mga bote ng mga whiskey, vodka, so various alcohol. Sa 11 iniugnay sa kaso, isa ang itinuturing ngayong primary suspect ng Makati Police. Meron supposedly nagsasabi na parang merong nilagay sa drinks ni Christina. Pero hindi natin ma-ascertain pa kasi sinabi lang. Yan ang last word. May binitawang salita si Christina na tinanong nitong kaibigan niya. Parang sabi niya, parang may nilagay si name and then doon sa drinks ko kasi nag-iba yung pakiramdam ko. Hindi muna nila ito pinangalanan. Nakikita si TV, nag-transfer din si Christine and the other guy, punta sa isang room,
until in the morning na parang siguro lasing na lasing na, whatever, dun ba nangyari, binuhat si Christine tapos binalik sa room niya. Ang gusto lang naman sana ni Christine is magsaya nung year-end party na yun. Kung ano makapabuyang ginawa niya sa anak ko, hindi deserve ni Christine yun. Hindi deserve ng anak ko. Huwag niyong gawing baboy anak ko, tao ang anak ko. Hindi makasilita si Christine, pinatay niyo pa. Tommy, malinaw, hindi ho ito natural death para ko sa inyo. No, hindi ho po yan. Hindi po natural death. Hindi po natural death. Binaboy nila anak ko. Hanggang ngayon, ayon sa polisya, wala pang tugon ang iba pang mga suspect. For sure, merong may lumabas tangan sa kanya. No? And magkakasama siya sa room. Why did this have to happen? Kaya, kumbaga, kung may nangyaring ganyan, papabayaan mo ba na may mangyaring ganyan? So, dapat hindi. Walang, yung wheel lang, tapos upuan lang. Color black pa yun. Walang makabuhat kay Tin paupo sa chair. Kasi as we all know, scientifically, pag ano, ang tao patay, bumibigat yan double their weight. Pero I know, si Tin noong time na yun, warm pa siya, hindi pa siya malamig. Blackish pale yung lips niya. Tapos, ako na naman, since ako yung pinaka, binuhat ko siya, paupo dun sa wheelchair. Pero hindi siya maayos, parang nakaslouch siya, nakastretch yung legs niya. Tapos, sinasabi nung wala nga leg assist, sinasabi ko lang may hahawak sa paa niya. And nakikita ko kasi naiipit yung legs niya sa may sidebars ng wheelchair. Tapos sabi ko, ano ba yan, ang hirap. Tapos si Clark, being a nurse, siya yung pumunta doon, tinaas niya yung paa, habang yung medic, tinutulak si Tin. Papunta sa service, doon sa employees elevator, sa back elevator nila. Ako sa sinasabi ko talaga po na walang rape o walang pagpatay na nangyari. Kasi ayun din po sa resulta ng autopsya, aneurysm po ang kinamatay ni Christine, which is natural death. At yung rape na sinasabi po nila, hindi po namin magagawa yun sa best friend namin. Dahil una sa lahat, meron kaming nanay, kapatid na babae po, which is mahal na mahal namin at nire-respeto namin. Ganyan din po yung nararamdaman namin kay Tin. Nire-respeto po namin si Tin at hindi po namin kayang galawin o kahit anuman kasi isa sa amin, tanungin mo, hindi kami nalilibugan sa kanya. Okay. Pwede nyo konsultahin yung abogado nyo, ano ko? Dito sa tanong ko, ano? Sa inyong kwarto, sinasabi nyo malinis. Walang krimen. Pero nung tumatawid siya roon, ano ho masasabi nyo? Hindi ho kaya doon siya nilaglagan? O doon ho nagmula? Pwede nyo konsulta sa abogado nyo? Kasi sinasabi nyo, pati yung kabilang kwarto, sinasaklaw nyo na imposibleng may mangyaring masama kay Tin doon. Sa kabila nang hindi nyo naman mong kilala yung mga tao ron. Pwede nyo konsultay nyo, abogado? Hindi ko alam. Wala pa akong alam. So, ibig sabihin, ang nagsasalita ko yun, doon lamang sa kwarto. Yes. Kasi kanina ang binabanggit nyo, imposible rin doon sa kabilang kwarto. Okay, malinaw po ah. Malinaw po yun, ano? Yes. Hindi nyo saklaw. Yes. Yung nangyayari, hindi nyo alam yung nangyayari doon sa kabilang kwarto. It is up to the police to investigate those who are the... Okay, attorney, sir. Tama. Okay. Hey, anong oras po binibigsigin? Sa oras po na yun, hindi namin kayang gawin sa kanya yun at hindi kami ganong klaseng tao. Pinalaki kami ng mga magulang namin. Kaya yung pinaparatang sa amin na binaboy namin siya, ni Ray, walang ganun. Hindi namin kayang gawin sa kanya yung mahal namin siya. Yun lang po. Thank you, Mark. Balik tayo. Ikaw yung nasa CCTV. Gusto mo mag-comment doon na... Yes. First of all, yung nilabas nila kagabi na footage na nakita ako sa video na nagkiss kami ni Tin. First of all, that's very unfair kasi yung ni-release nila clips and video is putol. Hindi pinakita yung buong kiss. And ang nangyari kasi diyan,
ang ginawa nila para to alter na parang may something na nangyari. Pero in my Facebook account, Valentine Rosales, 2.something million views na siya ngayon, I posted the whole scene how first she is the one to, siya yung nag-initiate ng kiss sa akin. I was trying to open the door, nagdo-doorbell ako, siya yung sumunggap sa akin. And ako, ang laki-laki po ng katawan ko, si Tin Payat na slim na babae. Hindi ko sure siya pwedeng itulak agad-agad kasi or ganoon, tinggalo ko lang na ganoon, baka kumamba siya sa pintuan, lalo pang magkaroon ng ano. So ako, binindot ko yung door, pero umiilag po ako, ginilid ko po siya. Tapos ano rin po, makikita rin niyo po doon clearly, yung timestamp is 2:50 something a.m. So clearly marami pa pong nangyari after noon. Ilang beses pa siya pabalik-balik sa room, may conscience pa siya, marami pang nangyari after noon. So after noon, it's ano, puro chismis kasi yung mga ganyan eh. Ang dami kasing mga feeling detective Conan sa Facebook or what. Ang daming nag-ano without seeing the full video or the full evidence. That's why I posted it on my Facebook page. So sir, now that may ganito na po kayo sinasabi ninyo yung side ng story ninyo, what do you make of the conclusion by police or by authorities na rape with homicide daw yung nangyari? What do you make of that allegation? It's absurd. Kasi first of all, paano magiging rape with homicide? Itong incident na to, I know my family and relatives already have an idea that I'm a soft person. Pero due to this incident, sobrang napilitan ako na i-come out ko na yung sarili ko na bakla na talaga ako sa buong family ko. Kasi yun naman yung totoo eh. Wala na akong magagawa. Pinors nila. So, yeah, imposibleng may rape kasi unang-una sa lahat gay po kami. Then, wala po talagang straight na lalaki dun sa party na yun. Yes, and sabi po na ang lalaki daw pag na-influensyahan ng alcohol, nagiging pag bakla na-influensyahan ng alcohol, magiging lalaki. Sabi hindi po ako po pag una lalaki po ako. Yun nga po kunwari paminta. Pag nalasing na po ako, walang tropa niyo doon sa kwarto na 'yon. Nag-iisa lang si Tin. Wala pa, nag-iisa lang si Tin noon. Yung oras po ulit is roughly 4 a.m. Sorry po sa 6:23, sorry. Attorney Mike Santiago, no, I'm the counsel for the four guys who are you interviewed earlier, no, as well as with the counsel for Gigo de Guzman, no. So right now the Makati City Prosecutor's Office has already resolved the inquest proceedings and in fact has recommended that further preliminary investigation be conducted on this criminal complaint filed against these 11 persons, so 11 men who were complained in relation to the death of Ms. Christine Dacera. It's unfortunate that my clients, particularly Romel Galido and JP De La Serna, were detained for about 6 days, although they simply helped, assisted, and cared for Christine Dacera during her last moments on our earth, no. They were her friends, and yet they were detained and charged without any basis. They had already suffered enough, but
will still be suffering while facing the charges against